Yes, good morning and welcome back to all of you mga Lodics. Ayan, para sa ating topic for today, no? Hindi na rin natin patatagalin pa at wala nang mga intro pa, no? Ang ating topic is all about the enhancement, no? Paano ba ginagamit lahat ng mga mystic stones? Red, violet, and yellow. Okay, so ayan po yung ating tatalakayin ngayon at i-guide ko po kayo kung paano ito gamitin. Alright, so alisin ko lang yung aking hostile. Ayan, so, ayan mga Lodics, so simulan na natin, open natin yung ating, excuse me, ating pad. So dito guys, in-unlock ko na itong weapon ko and then mag-aalis tayo ng para medyo pumasok yung ating pagka-apps, no? Okay, so nasa 5 parehas. Binagsak ko lang yung aking PS guys kasi para at least kahit papano ang yung ating ano, yung ating equip yan para mas bumaba. Magpapababa lang tayo guys. So 52k, 51k, ito na lang natin, ito na lang natin, ito 51k lang siya, no? So ayan yung ating item, no? So ang gagawin natin mga Lodics, before we continue guys, let me show you this, no? Nagtatanong yung iba, paano raw ba maglagay ng name sa ibabaw ng clan, no? So ganito po yan, ang ginawa ko is sa salmon product yan, tapos consumable, pwede po kayong makabili ng eto, ID badge, no? 200 gold lang po yung ID badge, no? Kapag may extra kayo, no? Gusto ninyo maglagay ng halimbawa for sale na yung account ninyo, pwede ninyong gamitin to na for sale, gano'n, no? Lagay nyo lang sa ibabaw. So paano ninyo naman mapapalitan? Punta lang po kayo ng info, no? Yan, info. And then, edit nyo lang po ito. Yan. So, ako po, meron, hinide ko lang. Pwede nyo i-hide, pwede nyo i-display. So, i-display ko po para makita ninyo. Yan. So, i-okay nyo lang pag i-display ninyo. And then, nakashow na po yung title ninyo kung ano man yung gusto ninyo ilagay. So, this time guys, ayan, nakalagay na po. Lodics TV. Alright? So, let's continue. Ayan, sa ating topic for today. So, meron tayong iba't ibang klaseng enhancement stone, no? Sa pag-e-enhance, mga Lodics, meron tayong kulay green, which is, itong kulay green ang isa sa pinaka-importante dito na mystic stones, kasi yung enhancement stone na to, guys, ay nag-a-add ng plus 4, no? Tsambahan po yan. From plus 1, plus 2, plus 3, plus 4, no? Pwede pong ang plus 4 po ninyo ay maging automatic maging plus 8 na po yan agad dire-diretso, no? Or kung malas po, pwede pong mag-fail at hindi siya madagdagan ng additional plus. Okay? Pero ang kalimitan lang talaga po nito, ang nangyayari, no? Is nagiging plus 5 palagi, no? Kapag pumasok, no? Kaya bibihira lang po yung nakakakuha ng plus 6, plus 7, plus 8. Okay? Lalo may plus 8. Okay? So, ipapakita ko po sa inyo kung paano yan. And then, Lodics, paano ginagamit yung kulay purple na enhancement? Okay? So, yung darken enhancement stone, guys, no? Itong purple na to, ginagamit to para magbawas ng plus ng iyong item. So, for example, ito, plus 5, dahil sa pwede nang mabasag yung item mo kapag inaps mo siya, no? I-enhance natin, 30% chance and danger zone na siya. Under danger zone. So, ibig sabihin, pag inaps po to, mga Lodics, no? Pag ano ko siya, pinilit ko, pwede na siyang mawala yung tier 4 na yan. No? Paano mo, Lodics, ano gagawin mo para maging ano? So, pupunta kayo sa safe zone. Okay? Magsisafe method tayo. Ang gagawin po natin, ilalagay po natin ito
Yan. So 100% po yan na mababawasan yung ating plus. Magiging plus 4, no? So kung magiging plus 4 po siya, yan, itatry po natin, no? Ayan po. So successfully plus 4 na lang yung ating ano, weapon. Okay? So paano yan, loading plus 4 na? Ang gagawin po natin ay ilalagay po natin yung blue, yan, na enhancement stone para under po tayo sa safe interval. Pag sinabi pong safe interval, a failed enhancement does not result in a level drop. Danger zone naman, the target equipment is destroyed upon failure. So, mababasag daw po pag under, pag under danger zone. Kaya dito lang po tayo sa safe interval, no? Okay, so hantayin lang po natin mag-corrupt, mga lodics. Nagkukurap po yan sa ako nating pinutin. Okay? So, yun po yung napansin ko dito sa pag-enhance, no? Pero, hindi po natin alam kung papasok o hindi. Pero, nagkukurap yan. Sige, wait lang natin, guys, ha? Sasabay ko yung pag-click habang pag nag-corrupt po siya. Okay. Nag-corrupt ka na. Okay, yun. Oh my goodness, plus 5 lang po. So, yun po yung isa po sa ano sa ginagawa ko na, na nakita ko dito sa game na to. So, pag nag-corrupt po siya yung item, click nyo po agad para at least hindi po siya mag-fail. Kaso nga lang po, instead of plus 6, plus 7, plus 8, plus 5 lang po yung binigay sa atin nung yellow enhancement store. No? So, ang importante po is hindi po siya nag-fail. Nakita po ninyo na gumana siya, no? Ngayon po, hindi na po natin po pwedeng i-plus kasi wala na po tayong blue, purple, darkened stone, no? Wala na. Pero pwede po natin i-try dito, no? Papakita ko lang po sa inyo gaano kadelikado yung pag-ups ng under danger zone, okay? So maglalagay po tayo dito ng yellow, okay? Yung yellow po na yan is ipa-plus natin ito, pwede itong maging plus 6, 7, 8, 9, no? Kung papasok po siya. So, atayin lang natin kung pag nag-corrupt siya, kung effective pa rin dito, no? Kasi, ginagawa ko lang po yun sa plus 4, yung corrupt. Ewan ko dito kung ano, kung papasok siya. Atayin lang po natin, no? Actually, trial, ayun, nag-corrupt. Ayun nga lang, may ano, merong delay kapag ka kapag ka plus 5 to ano to plus 6, no? So dahil kasi na under danger zone na siya, pero na isabay halos natin ito sa kurap kanina. Nakita niyo naman po, no? Fail siya. Okay, fail. So mawala po yung item natin na to, no? So sayang lang po siya. Kaya po importante po na gumamit po tayo nung ganito. Ayan, yung purple Darken Enhancement Stone para maging plus 4 po muna siya at pumasok po siya sa safe interval. Yun po yung pinaka-importante doon. Ayan mga lodits, so simple lang po yung paggamit po ng ating mga Enhancement Stone. Etong mga to, yung red, mga common po yan na pwede kayong mag-ups, no? Pwede ninyong for example, eto, no? I-ups natin, no? 1 hanggang 4. So until we reach 4, try natin kung papasok siya ng hindi lang plus 5. So ganyan, no? Pwede kasi siyang mag-fail at least para makita ninyo. Oop. Yun, naging plus 6, no? So meaning mga lodix, may chance na doon na lang sa rare item ko nag plus 6, no? Dito na lang sana sa axe. But anyway, nakita ninyo, no, na pwede siyang maging plus 6, plus 7, hanggang plus 8 from plus 4. So, ganun po yung tamang paggamit niyan. Okay? So, wala na po siguro kung dapat i-explain pa, no, sa tamang pag-enhance. So, ganun lang po yun. And then, balik na natin yung ating requirements. So, kung mag-auto-equip lang po ako para diretso na po siyang papasok lahat. Okay? So 56, and then ibabalik ko lang yung aking mga deck, no? So ang aking total na po ngayon ay 67,000 PS, no? So and also magle-level 61 na rin po tayo. Okay, so ayan mga lodi, sana po may natutunan kayo dyan sa ating
munting kaalaman na naman, no, ang guide na about sa pag-enhance, okay? So thank you very much guys for watching this video, and if you like to comment down below, ayan, paki-comment lang po yung mga gusto po ninyong mga mangyari o gawing topic sa ating channel na to. And subscribe din po kayo, mga Lodi, so hindi po kalimutan kung bago po kayo sa aking channel, ayan, para po masuportahan naman po ang aking mga pagsusumika para sa ating Near 4 Global Tips, okay, and reviews. Shout out ko po muna lahat ng mga friends ko dyan, yung mga naglalaro ng Mir 4 from Asia 3123, ayan, yung clan ng mga Chekwa, Cyber Panda, ano pa ba, 10K, ang clan ng Good Fight also, and the OT family of course, ayan, yung clan ko, ayan, outro. Thank you very much guys sa aking mga elders. Maraming maraming salamat po guys. Hanggang dito na lang. Bye-bye!